Lista mga best up, ayan. Ito na, ito na. Lahat. Mga kaibigan, game number one na tayo. Finesse Emperors at sana makapasok. It's still the same. Every 500 mm-hmm. shares, we'll be giving out another 500 diamonds sa chance slot for another winner. So, by Finesse Emperors lineup, date 666 for Uranus. Pride naman dito for Angela. Ayong God for Bruno. Admiral Boy for Farsa. At Kuroko no basket for this Johed. Direct, medyo pabago lang tayo ng mga shoutcasters natin dyan. Maraming salamat. Pero dito sa sana makapasok sa red side, M for the Thams. Sorry, I'm thin. Para dito sa Valir, Demon Cutie for the Hanzo. Pero post daw muna tayo, sabi dito ng Atlas. Up to the end ng hanggang matapos yung Mobile Legends par, tuwing mamimigay kami, ganyan muna tayo. Para at least kahit kami nakakapag-review-review din, di ba? Mas maganda. So, sa amin din yan. Pero dapat number one na ano yun, rule, sharer badge. Share nyo sa inyong timeline publicly para makita ho namin. Okay? Pag-search namin ng inyong Facebook dahil napakahirap po mga video hanapin yan. Totoo ka dyan. Tama ka dyan. Pero mga kaibigan, i-share nyo lang dalawang beses sa timeline nyo para siguradong sharer kayo para mas maganda. So, G daw, sabi dito ni Valir. Mga to, check nga. Hindi naman. Bubuno na. Baka pinang-gift, pero eto na nga, mga kaibigan, si M mukhang mapapatay, ayong God pang makakaisa sa kanya. So, ano nga naman ba, ang medyo mahirap para dito sa ano sa FNS Emperors, kung kumpletos recados yung ibibigay mo sa kanila, may marksman, may support, may mage, may fighter, may tank, talaga namang kakaiba ang ginagalaw dito. FNS Emperor, galing sila ng qualifiers, ha? Qualifiers galing to. And hindi ito yung direct invite, pero eto na nga si Lancy, mukhang aalis ang kanyang katawang lupa. Para nga naman na pumunta dito sa mid lane kasama si Mitch. Tama ka dyan, Kuya Irv. 1-0 na kagad tayo in favor. Finesse Empress. Emperor, sorry. Pero ito, wala pa naman ang first tower push. Medyo negative pa. Pero sana kita natin kung may pesto dito. Sana makapasok. Mitch and Lancy nasa bush. Tumalis na konti si Esmeralda. Pero si Kuroko, nakikita niya at nararamdaman niya nandito si Lancy. So di na itutuloy nang sana makapasok ang pag-rotate sa bottom lane. Medyo mahirap ang buhay ni Thams dito. Sasali. Masakit sa ulo yung buhay ni Thams Toon kasi si Kuroko may ejector siya. Admiral Doy, mabibigyan siya ng stun, pero eto na nga si Lancy, level 3 lang yan, huwag kayong matakot yan pagka ganyan, pero tamang bugaw lang kasi nandito yung dalawang team ng sana makapasok, which is Sorry Emptin and Mitch. Pero etong middle lane natin si Dayty 666 magle level 4 na, mahirap din naman i-burst down yan. Angela dun sa top lane, magandang ginagawang pwesto kahit papaano, kahit matagalan yan, basic lang sa kanya makakapunta ng clash kahit sa inyo gusto. Pero etong bottom lane, hindi pa rin natitigil mga kaibigan. Admiral Doy for the Vedder airstrike, pero Lancy nakakuha ng dalawa, pero nakapag-purify pa yung isa. Nabigyan doon na, pero nakapasok na si Ayong God. Naku po, Ayong God with the Angela connection, pero meron pang isa na pag-leak out si Sorry I'm Teen. Uy, si Dayty nakaharap. Grabe, baliwala mga bestie, wapatay pa din. Tatlo ang dumapa dito onto the side of sana makapasok na wala nga. Malang sila nakuhang trade sa engagement na yun. Napakaganda ng simula ng Finesse Empress for this. Offlane nila si Angela, pero offlane na anytime soon pwedeng bumak up ng na ganung kabilis, di ba? Yun yung maganda. Yun yung maganda sa Angela. Nako. Napakagandang bitaw nung gandang gameplay ng pinakita dito ng Finesse Emperors. Now, first turtle is now up. 4-0 pa lang, 4-0 na agad tayo. Unang turtle pa lang ang nasisilayan natin. So, mukhang maganda-ganda magiging takbo dito ng game number 1 natin, feeling ko lang. Tama ka dyan. Tingnan natin kung sino nga bang lalamang. Palit naman ang linya. Angela naman yung magbo-bottom lane. Ipe-pressure naman nila tong mid lane. Yun yung maganda kasi nakakuha na sila ng objective. So possible, ipipilit nila makapatay muna dito sa mid lane bago sila kumuha ng turtle side. Or, pumasok si Angela kay Bruno uli para simulan yung laban. Level 7 lamang siya dito. So mukha nang pwedeng palagan. Ayong God na! Delikado lang. Nakapasok. And mukhang yari pa nga siya dito. Dayty 666 susunod pa nga rin. Angela, wala pang pinapasukan dahil wala pa siyang ultimate. Pero ito, nakapasok na yung Angela. Pero saan hino nga ba kay Dayty 666 lang napili? Medyo masakit nga naman dahil merong isang Esmeraldang hihigupin lang yung armor na binibigay dyan. Oops, medyo makulat ka dyan ha. Pero pwedeng palagan. Pagka nagkataon, oops, may nakita pa rin doon. Lilipad na parang parang may ugat pa, pinasok pa. Naku po mga kaibigan, lumaban lang din mga bestie, pero sa bilang banda, si Mitch dito wala nang buhay, pero wala silang pampatay. Paano nga naman nila mapapatay to kung wala silang pang setup play? Emperor's dito, may natat ng isa, chamba talaga, sinuswerte ka nga naman talaga dun. Sorry MT, ikaw pa ang napili na mapatay sa tatlo ay nagtatapos. Tatlo kayo, no? Tatlo kayo, pero ikaw yung napili. Ikaw wala napili, napakaswerte mo nun.
Eagles na konti. Pero at least nakakuha na ng trade dito ang sana makapasok ejector dito para kay Kuroko. Nope, ito na, ginamit na nga ang kanyang ejector. Flicker out lang din naman, unstoppable force, wala na yan, cooldown na. Pero si Demon Cutie dito, ayun, napatay siya. Medyo malalim din naman kasi ang pasyalan ni Joy dito. But here comes Admiral Boy, damay ka na with that fatal links para dito kay Lancey with a double kill para kay Demon Cutie. Shoutout daw, sabi ni Sharifel. Medyo asim place of the week yung nangyari dun, mga kaibigan. Pinasok pa at pinasok mo at boy walang the please. Talaga na mga kaiba. Mga kaibigan, dapat hindi na pinasok kasi medyo malayo na sa katotohanan eh. May backup pa rin dun. And sigurado maibibigay siguro na ano niya rin, akala niya nakapag-ultimate na si Lancey. Yun, totoo nga naman. Mga isang factor din yan eh. Na ano na psycho na kumbaga. Ayan. Shoutout kay ano nga pala kay PJ Hepburn. Isang pasigaw daw Munay Kahang. Ayan, nababasa ko eh. Nakita ko parang yung eager talaga siyang ma-shoutout yun. Inulit-ulit niya. Kaya talagang sinoutout ko na rin. Ayan. Worth it yung pag-spam niya. Pero eto na. Naupo. Blue buff dito. Kinukuha na ni Ayong God, mga bestie wap. And saan niya na to? Tingnan na nga natin yung item dito ni Kuya Ayong God ng Bruno. Wala pa. Ano pa lang? Raptor Machete. Oops. Pero si Lancey. Ayun, ni Lancey. Ayun na. Nilansi ang mga bagay-bagay, mga kaibigan. Pero eto na nga, kailangan patayin nila yung Hanzo eh. Kasi sense ang masakit sa ulo nila eh. Mm-hmm. And yun na nga, nasa top lane yung Hanzo. Impossible, mapapuntahan dito ng tropa ng FNS Emperor. Joehead, nag-aabang lang kung sakasakali ang stoppable force. Ibibigay nga ba? Hindi, ejector muna. Nagdalawang isip, mga kaibigan, sa ikuhan pa doon. At yun na, nabagsakan ng Uranus. Gabi, gano'n ba kabigat yung Uranus na yan? Napisa agad. Si Demon Cutie, pero yung nga lang, magkakasagot naman sila ng turtle, mga bestie wap. So, hindi nagkaalayo ang gold natin dito. Halos lumalamang-lamang na nga ang sana makapasok. Pero ito, si Mitch muntik pang madali sa ilalim ng torre. Pero disengage naman din kagad. There's an Admiral Boy na pwede nga naman boomers sa kanila if ever. Ito na. Tama. Diyos ko, kailangan. Kailangan gawin dito na sana makapasok. Lumamang sila sa early stage kasi wala silang marksman. Kasi pag dumating sa late game, mukhang mahihirapan sila and sigurado kay Mitch sila ihingi ng tulong for that damage. Diba? Kasi si Mitch lang yung medyo may malaking damage na may iaambag dito sa sana makapasok, especially late pa itong mararamdaman si Demon Cutie. Pero ito na nga yung strike. Oop! Sinipa ng bola. Nakapag-flicker out na si Sore M10 dito, pero mukhang magkakaroon pa rin ng bakbakan. Pasok si Mitch. Naku po, feather. Ay! Naku po, medyo masakit nga naman pagka ganyan flicker out si Kuroko, pero nakapatay pa rin sila. Buhay pa rin dito yung tropa ng sana makapasok. Sarap ng buhay, mga kaibigan ng Uranus dun. May kasamang Angela sa kanya. Eh, kahit talaga sa ilalim ng torre, kaya-kanyang tankiyan. And for that, very good space created dito for the teammates ng 14 members ng Finesse Emperor. Nakakuha sila ng dalawang kill dun dahil sa ginawang pagtanke ni Deity sa mga damages. Check nga tayo sa Bruno. Direct, dalawang tira niya lang yung ano eh. Ayun. Berserker's Fury na rin. Meron ng Endless Battle. So, okay na. Malaki na yung pera. Yung unang critical ng yung effect ng Endless Battle. Kaya talagang napakasakit niyan, mga bestie wap. Sakit talaga sa ulo yan pagka ganyan, mga kaibigan. Kaya ito kung ako sa inyo, sinishare. And siya si Sheikha Al-Ruwali. Ayun, nasa kanila. Ayan. Shoutout sa'yo, Sheikha Al-Ruwali. Ayan, thank you din kay Irvin for reminding me. By the way, total shares that we have right now, 1,300 sarado. Ay, by the way, pinagsend pa ng stars, Vince Mar Laraya Isip. Ayan, shoutout sa'yo. Salamat. Sports fan. Uy, pero, eto, mga kaibigan, napatay yung Bruno. Susundan pa nga ata dito ng isang Admiral Doy. Buti na lang nakalipad. Mga kaibigan, pero Demon Cutie, sakit talaga eh. Masakit talaga sa ulo. Kailangan talaga nilang patayin muna siguro. Kasi isipin mo, nasa top lane siya, pero napupunta yung kaluluwa niya sa mid lane. So, ibig sabihin, dalawang lanes yung na si-secure niya or na pwede niyang kuhanan. Tapos si Mitch naman yung bahala na sa bottom lane and the turtle, which is nakakuha na nga nila ngayon. So, kahit wala daw silang marksman, wala na magiging problema para sa kanila. Impossible, mapush pa tong turn dito sa bottom lane. Kuya Herb. So, tingnan natin kung anong plano dito ng Finesse Empress at saan na makapasok. Pero so far, nabasag na saan na makapasok dito sa bottom lane. Nakakabawi-bawi sila pagdating sa objectives. Or rather, lamang na nga sila pagdating sa tower pushes. Tatlo na ang nababasag nila dito. Pero nakita nila si Kuroko. Ulti naman kaagad. Pero ang gandang ejector nun. Pero hindi pa rin tapos ang boxing doon. Si Mitch dito, ang dami sana ng ang dami niya sana ng shield. Kaya-kaya niya. Kaya yan. Para naka-bluta. Mga kaibigan, basic lang para kay Mitch. Pati nga item ni Mitch. Patingin lang na item ni Mitch direct. Pa-item check lang saglit. Oops. Uy, masakit na din, Lods. Okay na nga.
Okay na din. Hindi na naglibro eh. No, sa bagay, sa kanya naman yata yung blue buff palagi eh. So okay lang kahit wala nang libro. Pero pagka wala blue crystal buff, na ako. Maganda-ganda to. Tingnan natin kung bubuo pa ng aura ito si ano. Ay, si Nancy nasasaktan. Tinamaan dito mga kaibigan. Sunod pa si M. Susunod pa si M. May kasamang Angela sa backup dito. Pero medyo masakit na yung damage kay Mitch. Mitch nangangamba. Mukhang kailangan lang umuwi dito. Pero lalabanan yung dalawa. May micro ng bahagya mga kaibigan. And Mitch pre-hit. Ako po patay agad. Triple Dali. Kill na yun kung tutusin sa Bruno, no? Pero wala eh, napakasakit ng Bruno mga base whip. Nakakita nyo naman yun. Eh, distansya lang. Tsaka grabe yung slowing effect na ginagawa. Uy, pause daw. Grabe yung slowing effect. Balik niya tayo. Mga kaibigan, ayong God, nakarekta na sa tower. So, tower lock lang siya dito kahit ng onte. Pero may mukhang may makakapitan. Binagsakal ng dalawang feather airstrike dito. Lancy nakakuha ng isa. Napatay pa niya yung Angela. Impossible mapatay si Admiral Doy dito. And ayun na nga yung magandang nangyari. Napatay agad nila yung dalawa. Ayong God, kailangan nilang patahimikin dito kasi hindi pa, kumbaga napatay na ng dalawang beses. Pero ang sakit na kasi ng damage niya. Oo nga, tama ka dyan. So, ito na eh, may Lord na rin mga base 2. Pero yun nga lang, Finesse Emperors, kulang sila ng dalawang hero. Kung si Angela lang wala, okay lang eh. Kasi makakahabol naman yan anytime soon. Pero syempre, ito si Farsa, malaking factor din to para sa Finesse Emperors. Kung sakaling maglulord yung sana makapasok, may chance ang Finesse Emperors dito. Pero hindi, kukunin ng Finesse Emperors even though alam nilang lamang sila pagdating sa dami. Lamang pa nga rin sila sa gold eh. Oo nga, lamang din sila sa gold oh. Lamang so, more objectives eh. Lamang sa push, lamang sa gold, mga bestie wap. Pero, wala. Ano lang muna, syempre, play safe lang. Mahirap na, baka mabawian pa sila. May Bruno yan eh. Hindi naman natin pwedeng baliwalain yan. Diba? Pero, hindi talaga pwede. Tapos may Angela pa. Pang! Huli ka. Pero, huli ka. Meron pang isa. Sumanib na yung Angela, pero mukhang mamatay na si M. Free hit na naman. Demon Cutie dito. Free hit doon sa bandang gilid, pero nalusaw agad. Nakita ng isang Jawhead at mukhang mapapatay na din dito ang isang Demon Cutie. Meron pang isa. Mga kaibigan, Deity, mukhang susundan pa siya. And yun na nga, dalawa na yung napatay. Magiging tatlo nga ba? Lancy, mukhang mamamaalam. Double kill para kay Kuroko habang may ginagawang kakaiba si Ayong God. Ng dito ng Finesse Emperors, no, inayaan lang nila na manggigil yung sana makapasok. Ayun, tatlo ang namatay tuloy sa kanila. Wala silang napatay kahit isa. Sila pa ang nalagasan. Pero, kung makikita nyo yung replay, mga bestie wap, sana makapasok ang nagsimula ng clash na yun. Sila ang umengage dun kay Uranus. Biglang labasan o datingan lahat ng mga membro ng Finesse Emperors. Yun ang maganda dito, backup kagad, full force. Lagi sin tulong ng Angela. Kahit sabi mo may Esmeralda ka, pagka, syempre, ta si Ayong God nandun din, free hit lang din siya sa gilid. So, mapipilitan talagang bumak kahit sila yung nag-engage nung laban. Mapipilitan bumak ng bumak. Tapos napatay din agad si Demon Cutie. Kung sakaling di siya napatay agad doon, pwede sana. Pero Lancy, walang nahila dito. Flicker out na lang din. Nakuroko. Nakaabang. Pumasok na ngayon yung Angela doon sa isang Bruno. Medyo maaga. Pero kasi, itong Lord natin, Sanctuary Lord, kailangan i-defend ng sana makapasok. Ang problema, wala silang marksman. Pero eto na nga, mga kaibigan, mukhang si M, mapapatay na nga rin dito. Naku po, ayan na, si Demon Cutie. Mukhang kinakalmot, pero saglit lang eh. Saglit lang si Demon Cutie. Kinaya mga besties. Pero yun eh, wala, natakas mga bestie wap. 16-9 na ang ating score. Ito, si Lancy magsiset yata with his fatal link. Sa yun, catches 2. Pero ulti lang din naman dito. Admiral Doy, naku po, Doy. Lancy has been taken out. Pero gandang trade. Dahil walang marksman ng Finesse Emperors. Tuloy ang boxing. Pero na-shutdown si Kuroko din. Ito na, si Mitch naman. Tumatakas, makakatakas. Babarit sa no. Here comes Angela. Para MDT, Robby naman. Naku po, ang hirap na ito patayin. Uranus ka na nga. May Angela ka pa. Ayaw papatay. Naubo pa si Pope, yun yung malupit doon. Item check mo nga direct kay Pop. Tingnan natin kung mayroon ng counter heal to. Wala pa palang necklace. Ano na necklace, no? Oo. Hindi, baka pa necklace na si Esme. Si Esme na lang. Hindi pa natin yung necklace manggagaling kay Valir eh. Valir or Esme, basta mapigilan lang nila yung matapatan lang nila itong Yung Angela, tsaka yung para tanggal din yung kulat ng nung Uranus. Kinukulit-kulit sila niya kung sakasakali. Uy, eto kayo na. Divine Blade pa yung nakuha. Kumaganda ang takbo ng buhay for Finesse Emperors. Relax lang, di ba? Kumbaga, lang. Pero sana makapasok kasi nagawa na nilang maging okay itong lineup nila eh. Uy, nakikita na natin yung factor nila eh. Kaso ang problema talaga dito.
Free heater na lang ang kulang sa kanila eh. Pero heto na. Ito nako na po, Kuroko. Si nauna na. Napili na si Mitch mga besto. Pero Falling Star mo din makanya sagot. Deity dito. Sinakina ni Angela. Pero nako po, yun Uranus. Unang casualty na. Hindi. Mayroon pang immortality, my friend. Pero eto na. Nako po, nadamay lang din si Lancey. Mga kaibigan, wala pang patay sa FNS Emperor. So yun, Marksman has been taken down. Pero yun nga lang. Narito ngayon. Dali, eto na ako. Si Mitch. This is my name, mga kaibigan. And this is my game. Pero patay ako. Nako po. Oop. 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 Boom. Oop. Ay, dali, dali. Dalawa. 2v2. 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 Round 2. Round 2. Oha, oha. Round 2, round 2. Oha, oha, oha. Labang pa nga ata dito pero mukhang nag-aabang dun sa isa. Medyo lugi siya na mapapatras lang din siya dito eh. Oo, di lang kayaanin yan kung makunachi yan. Pero kung Farsa yung lumabas dun, PPS 1 talaga ni ano yun, nitong ni M, ni ano, ni Samus. Oo. So, for this one, 11k ang pera. Sumusunod lang yung Uranus. So, okay na din. Mm-hmm. Samantalang, patingin niya ulit item direct. Samantalang, sino ba? Ano na direct? Saan ka pupunta? Na-right-click mo ata. Ayan. Yan. Dito naman sa Esmeralda, malaki pera, 9.5k. And 9.8 naman dun sa isang Demon Cutie. So, pwede-pwede na. Hindi ko alam eh. Nawala yung mouse ko. Baka na-right-click. Try mo na-right-click. Hindi. Nawala yung mouse ko. Yan. Okay na. Yun, para pagka nag-live tayo ng ano, ng official tournament, walang mouse. Whoop, nakalpo, eto na, naku, yun lang, si Mitch dito, madadali yata sa bottom lane, but it's a trap. Kuroko, naku po, na-bait mga kaibigan, tanggal ang Johed sa line na muna ng Finesse Emperor. So that's gonna be 35 seconds para mabuhay. Anong plano ng kaya na sana makapasok dito? Kulang ng isa ang Finesse Emperor. Pwede mag-lord. Pwedeng kahit ano, pwedeng mag-push na lang o magbigay ng pressure, pero para sa akin, Lord na to. 20 seconds pa yung Johed. Kasi dito, para sa akin na, lahat ng laro ng sana makapasok umaabot ng third game. Oo, tapos lahat ng laro nila, it's either 25 minutes to 30 minutes. Hirap sila, no? Hirap din kasi ano eh, kumbaga comeback potential na lang eh. Pag na-wipe out nila, doon lang sila makakuha ng push. Kasi sino sa segue sa kanila? Pang ang pinaka-comeback potential na lang dito na sana makapasok pag nagkaka-error yung kalaban eh. Yun, oh, yun lang. Yun eh. Oo, pero so far, wala silang ano dito, wala silang masyadong napakalaking chance na ano, na kumambak kasi pupunitin. Di rin sila makalapit, di rin sila makaangat sa creeps eh. Pero oops, si 8666, oh, naka-crossover pa nga doon, inistikiran pa ng bahagya, pero mukhang magkakaroon naman ng laban si Mitch dito. Una ko si Demon Cutie, kailangan lang hulihin yung ano eh. Yung marksman eh. Pero oop, napili si Admiral Doy. Lilipad na lang talaga. Pero sinusundan pa rin ang multo niya. Pinahabol mga kaibigan. But here comes Ayong God. Naku po, may kasama akong Angela. Atapang ako. Di ako atakbo. Pero yun nga, naku po, inuna ka na ni Esmeralda. Yatapi bowlers ba? Hindi. Patay na nga talaga. Pero sa kabilang banda naman pala dito, mga bestie wap. Naku po, 4-on-5 pa rin ang laban. Nasa likod dito si Kuroko. Nasa harap si Angela. Sino ba talaga ang papanoodin natin? Dahil sa kabilang banda, meron din naggaganap doon. Uranus versus Atlas naman Atlas. Dito. Naupo, takbuhan lang din. Nako, yun lang. 1-4, 2-4 nating. Ito na. Sana makapasok, nakakuha, kumukuha na ng Lord, mga bestie wap. Oh no, wala nang buhay to. Pwede na. Ay, Diyos ko, yun. Ay, na konti, deity. Nasilayan mo na eh. Oo. Nasilayan mo na ang ano. Sayang. Pero wala kasi siyang flicker eh. Naka-execute siya dito. So, ang chance na sana makapasok, ito naman maganda. Pag nakuha nila yung Lord, pwede nilang sabayan. Pero ang problema, sa FNS Emperors, may marksman sila. So, basic lang yung Lord. Basic lang yung Lord dito sa kanila. Ang ganda naman dito sana makapasok, na-tempohan nila yung marksman mag-isa kanina. Nasa likod. So, inuna agad ni Mitch. Yun ang mga magagandang bagay na pinakita nila dun. Pagka nawala na rin naman tong ano na to, si Bruno na to, wala na rin problema yung sana makapasok. Tatawanan na lang nila yan. Kasi kakayanin nila yan, tamo sa nene, tamo sa Esmeralda, makunachi. Eh, pag napatil na yung Bruno, napakalambot lang yan. So, tama. Wala na magpo-provide masyado ng damage output sa Pinesemero. Ito na. Ito na mga kaibigan, na mukhang tower lock na ang tropa. Oops, mukhang may napili pa dun. Nakapag-burst dito. Si ano? Oo, may G, muntikan pa nga, mapatay dito ng isang Demon Cutie yun. Pero 8666, di na pinapansin. Pero ito na yung Bruno. Ah, sige, bakbakan. Bigyan lang ng ano yan. Bigyan ng copy plate. Bigyan ng bigyan ng pansin, kumbaga, mga kaibigan. Gumugusto, binasagan tayo ng tore, pero okay lang, depensa mga pre. Tier 3 tower sa top lane, basag. Uy, yun lang, grabe, net po, mga kaibigan, masakit. Pero ito sabi ng banda, Johed with an ejector na ikapaglaban sa dalawa, sa bottom lane, ganun din, Mitch.
seconds, 2-on-1. Naku po, mukhang napakagaslaw ng ating laban dito mga base-up. Kahit saan parte ng mapa, meron kaganapan. Sa middle lane din, meron din kalaban yung Torre dito. Minions ayan, pa. Minion din. Mamaway minions pa. Nao, iba't ibang klaseng clash ang nakikita natin sa laban na ito mga to. Finesse Emperor si doing their very best para ma-hold o ma-depensa itong sana makapasok. Pero for sana makapasok, nakita natin, ito na ang kanilang best of bets. Halos lock item na rin ito sa kasakali. 19 minutes on to our game time. Laging matatagal nga ang laban ng sana makapasok. Sa sana makapasok maglalaro, matagal talaga, sobra. Kasi parang ang ginagawa nila, di man sila, siguro pag lumamang sila sa early, pwede matapos agad. Pero kung sila yung ano, medyo nalulugi, kaya nilang i-defend, kaya nilang i-maximize, kaya nilang patagalin na mas matagal pa yung laro. Oo. Hanggat kaya nila. Medyo eagles nga doon mga best cup. So, tingnan natin. Mga... Teka lang. Gay. 1,332 shares we have right now. Pag umabot tayo ng 1.5K, gagawin natin tatlong 500 diamonds ang mananalo. Okay? Pero kung di natin makapapabot ng 1.5K, dalawa lang. So, nasa sa inyo na yun. Diferensya 200 plus yung shares sa para sa 500 additional winner. I mean, sa isang additional winner na 500 diamonds. So, share nyo na. Kung ako sa inyo, tigi-isa lang. Lahat ng mga nanonood dyan, tigi-isang share lang po tayo. Tapos, sapat na yun. Kasali na kayo sa giveaway natin, mga besties. So, for the FNS Emperors, para sa akin, kailangan nilang unahin dito yung ano, yung Hanzo. Pag nauna nila yun, wala na silang problema kasi wala nang damage eh. Kumbaga, kay Mitch na lang manggagaling pero mas malaki yung damage kasi na nabibigay. Oh, may nahuli pang dalawa dito. Mga kaibigan, eto pa, pasok pa yung Falling Star Moon dito ng isang Mitch. Pero free hit si Ayong God. Pero medyo malalim nga naman yun para sa kanya. Sorry, MT, naramdaman yung sakit and patay na rin dito. Uy, nakadalawa, mga kaibigan. So, patay na agad si Deity 666. Mm-hmm. And hinahabol si Johed. Mukhang malayo yung mararating nun, mga kaibigan. Habang buhay, ako sa'yo maghihintay. Pero susubukan mga katakas. Pero delicates na lang din, mga best swap. Immortal test been popped, but a mega kill by Esmeralda, mga bases. 11-2-1 ang standing ni Mitch pala dito. 30 seconds, magkakaroon tayo ng Lord. Malaking chance na sana mapasok na kunin ulit nila to. Kasi dalawa ang wala for Finesse Emperors. And mabubuhay yung si Deity. 20 seconds, pero leave it kasi babiyahe pa siya eh, mula sa base hanggang sa tore kung saan. Oo, matagal-tagal pa yan. Pero mas okay kung magta-tower lock sila para... Pala, hindi dumedef yung ano, Finesse Emperor, sa base na lang. Okay, sa base na lang. Base na lang, kaysa naman ano. Madidef pa naman nila, may farsa sila eh, pero ang problema, ngayon, lamang na ngayon yung sana makapasok sa linyahan. And yun, may nakuha pang isa at mapapatay agad si Kuroko. Uy, may mga kaibigan, patay na pala si Kuroko kanina pa. Pero natanggalan na immortality yung isa. Pero hinahabol pa rin. Aalis na yung tropa na sana makapasok dahil negative kasi may Lord. Okay na kami. Kumbaga, hindi kami naparito para may pag-away. Babasag lang po kami ng tore. At pagkabasag nun, mission complete. Alis na agad sila lahat. Huwag na magpapitas. Kumbaga, pero ito, level 3 Lord ang nakikita natin ngayon. Pero matagal-tagal tumapatay na mapapatay na sana makapasok kung sakasakali. Maabutan sila dito at maabutan talaga ng Finesse Emperors. Bakit? Wala silang marksman na kayang mag-deal ng massive damage sa Lord. So, hintayan matagal talaga. Pa yun, matagal pa yun. So, katulad na sinabi natin, unahin nila yung ano dito, yung si Demon Duty, si Hanzo. Pag nauna nila yun, okay na. Wala na silang magiging problema. Kasi, after ng damage ni Mitch, wala na magbabackup eh. Pero eto na nga, mga kaibigan, mukhang nagkakaroon na naman ng bakbakan at meron pang nakuwan dalawa. Ito na yung sagot ng sana makapasok kanina pa. And Ayong God, kailangan nilang i-force to si Ayong God na ano makuha dahil merong Angela dun sa loob niya. Nakakapag-free hit pa nga siya dito, pero makunat na. Ang kunat ni Lance, sinasalo na lahat ng damage. Pwede na rin naman. Free hit laban sa mga free hit mga best. Pero ito na, naku po yun lang. Si Bruno ang nanggigil na o lumapit. Pero yun nga lang, here comes a fatal links na naman dito. Para sa ating Atlas, is really doing it. Triple kill naman para ay Ayong God standing strong. Kumbaga, pero yun, shutdown ka pa rin, mamen. Naku po, apat ang patay for Finesse Emperors. Gigil na gigil. No. Grabe, delicates. 2-on-1 ang laban, mga best. Feeling ko, hindi ma-defend to, hindi ma-defend kasi kayang patayin ni Demon Cutie yan eh pag lumabas yung tiga mo, pag nilabasan niya ng ano yan, yan ah. Yan ah. Ah, inahabol na siya. Oops. Microwan lang yan, microwan lang yan. Minion lang para kay Pride. Oh, pero ito dumating si Kuroko. Ay, wala na. Oh, Diyos ko, Mio, Ginoo. Standing strong pa rin, mga best. Diwa pa, here comes another set of minion waves. Yun nga lang, naka-tower lock naman si Sorry. I'm tin dito, bali wala na. Boom. Game number one. Alam mo magandang ano doon, factor doon. Pinatay na lang nila yung Valir. Wala na rin eh. Di ba? Pinatay na lang sana.